Attorney Vic, good morning, sir. Congratulations, sir. Hi, Aljo. Good morning. Good morning sa lahat na nakikinig at natunood. At salamat sa inyong pagbati. Opo, yung nitty-gritty nung pinag-usapan po ng Pangulong Marcos at ang mga representante, mga opisyalis na po ito, sir, no? Nag-courtesy visit, America, Japan, South Korea, India, envoy. Opo, ano pong mga napag-usapan, sir? Well, importante na pag-usapan with the Japanese ambassador na pag-usapan dyan yung potential na i-consider energy. Mm-hmm. Ganun din yung doon sa South Korea. Sapagkat tinitingnan namin yung ating economic growth, yung ating economic potential, okay. We think and we feel that our economy has more to give, be limited or restricted dahil nga sa presyo, napakamahal na presyo ng ating kuryente. Aha. At limited power source. Okay. Yung paghandaan eventually yung usapin pagdating ng power sources at yung power generation at yung cost of producing electricity. Mhm. Napag-usapan nga, sir, no? Ha, ulitin ko lang, ha. Ito pong Bataan Nuclear Power Plant, to baka buhayin po 'yan ng Pangulong Marcos, tama ho ba? Tama 'yon. Meron daw report di umano, sabi nung ambassador ng South Korea, if I'm not mistaken, meron na silang findings at nagdalawang beses na yata sila nag-inspect. One is 2007 or 2009 and another one latter part mga 2015. Uh-huh. So we have to check what their finding was on those given years. And tingnan natin kung relevant pa rin yung findings nila noon nung sila'y nag-inspection at kung viable and feasible pang gamitin yung existing BNPP. Mm-hmm. Without sacrificing or compromising on the issue of safety. Mm-hmm. Ito maganda din sa Japan. Oo. Increase of employment of Filipinos in Japan o dahil kulang po sila doon ng manpower sa Japan. O maganda din to, sir. Napag-usapan din yata with the maganda yon dahil ang sentro ng pamumuno ni President-elect Bongbong ay how to generate more jobs. Uh-huh. And the ambassador of Japan made it very clear and he admitted that theirs is a declining population. Theirs is an aging population and they're looking at the Philippines for human resources. Okay. So I think it's a good opportunity for us to generate more employment. Okay. Mensahe na lang, Attorney Vic, sa ating pong mga kababayan. Opo, na talagang nag-aantabay po sa mga susunod na mga araw na maiproklama na at ang dami pong gagawin po ngayon ng Marcos administration. Attorney Vic, go ahead. Sa atin po mga kababayan, ngayon po yung panimula, yung unang araw ng pag-convene ng joint session of Congress para ho i-canvas o bilangin na yung boto pagkapangulo at vice president. At mukha naman nung sa magiging malinis at yung ating halalan, magiging smooth din po sana, umaasa kami, itong gagawin tila naman nagkakaisa ang mga mambabatas sapagkat even the international community have recognized the integrity of our electoral process, they've recognized the vibrant democracy that we have exhibited with the 31 million mandate given to President-elect Bongbong and Vice President Inday Sara Duterte, and the integrity of the process notwithstanding yung mga pangamba natin noong una. And they have congratulated and recognized a clear win, overwhelming win of President-elect Bongbong Marcos. Maghintay lang po tayo, magantabay po tayo, sisikapin po namin na matapos agad itong canvassing at maproklama agad si Vice President-elect Inday Sara Duterte. Opo, maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Mag-ingat po kayo, sir. Thank you. Maraming salamat, Aljo, sa pagkakataon. Magandang umaga at sa Pilipinas. Okay.